Sa wakas, sumali na rin si Coco Martin sa TikTok. Sa ngayon, umabot na agad sa halos 100,000 ang kanyang mga followers. Sa kanyang unang post, sinabi ni Coco, "Matagal ko pong pinag-isipan ito at ngayon desidido na ako. Gagawin ko ito para sa kinabukasan ko, sa kinabukasan ng aking pamilya at sa kinabukasan ng lahat ng mga Pilipino. Maraming mga taong kumakausap sa akin, maraming mga taong kumukumbinsi at ngayon desidido na ako. Kayo ang kauna-unang makakaalam nito. Ako si Coco Martin na sa TikTok na. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, i-follow nyo na ako." Dahil sa seryosong tono ng kanyang anunsyo, marami ang napaisip na tila may plano siyang tumakbo bilang senador. Ngunit sa huli, ang tunay na balita ay nasa TikTok na raw siya at hinihikayat ang mga tao na i-follow siya. Bagamat mukhang malabo na kakandidatong senador si Coco, hindi maikakailang marami sa mga artista ngayon ang nagiging aktibo sa politika, lalo na yung mga hindi na gaanong aktibo sa industriya. Marami rin ang napapansin na malaking market ang TikTok ngayon, kung saan pati mga aspiring actors ay nagpapakita ng medyo daring moves at kumikita ng libo-libo. Kaya ayan, pati si Coco, certified TikTokerist na rin. Sa kabila ng pagiging abala ni Coco Martin sa kanyang career at bagong TikTok venture, nananatiling pribado ang kanyang love life. Matagal nang usap-usapan ang relasyon niya kay Julia Montes, ngunit hanggang ngayon ay wala pang kumpirmasyon mula sa aktor. Bagamat maraming fans ang curious at patuloy na sumusubaybay sa kanilang bawat galaw, mas pinipili ni Coco na ilayo sa publiko ang mga detalye ng kanyang personal na buhay, lalo na pagdating sa kanyang romantikong relasyon.